Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Jaron. Taong 1991, Allen, Northern Samar. Itong mga panahong ito, kasalukuyang manguha ng ratan itong si Jaron. Sa bawat araw niyang pag-akyat sa bundok, nag-iipon siya ng maraming piraso ng baging upang pasanin pabalik sa kanilang tahanan. Yung ama niya kasi, manghahabi ng ratan. Gumagawa ito ng mga bayong at iba pang bagay na gawa sa ratan na mayroong pakinabang sa loob ng tahanan. Para kay Jaron, wala nang ibang trabahong mas maganda sa trabaho niyang yun. Malayo man ang kanyang nilalakad sa bundok, hindi naman siya gaanong nababahala, lalo pat alam niya ang bawat sulok nito. Sa katunayan, kapag nangunguha siya ng baging, doon unti-unting naiibsa ng kanyang problema sa kanilang pamilya. Kung hindi niyo kasi naitatanong, sa lahat ng kanyang mga kapatid, siya lamang ang hindi pinalad na makatungtong ng elementarya. Noong mga panahong kasing katatapos pa lamang ng ikatlong kapatid niya, hindi na siya sinubukan pang paaralin ng kanyang mga magulang dahil sa kakapusan sa pera. Alam niyang matinding pasanin ang hindi makapag-aral kahit sa pinakaunang baitang man lang, kung kaya't habang bata pa siya, maigi na siyang naghanap ng trabahong mapapasukan habang buhay. Dahil sa ganoong sitwasyon ni Jaron, kaya na may habang tumatagal nakakaramdam na siya ng labis na inggit sa kanyang katawan. Yung panganay niya kasing kapatid, meron ng magandang trabaho sa bayan. Yung pangalawa naman, kahit papaano tindera na din sa isang malaking tindahan. Yung ikatlo naman nila, patuloy pa ring nag-aaral sa sekundarya dahil sa naampo nito ng isang taong may kaya sa kanilang lugar. Sa madaling salita, si Jaron na lamang ang natitira sa ganoong uri ng trabaho. Masakit mang isipin pero kinakailangan niyang harapin ang katotohanan na sa kanilang tatlo, siya ang pinagkaita ng panahon. Sa bawat araw na dumaraan, doble-dobling lungkot at puot ang kanyang nararamdaman. Napapawi lamang ito sa oras na tumutungo na siya sa bundok para manguha ng ratan. Sa pagpapatuloy ng ganoong gawain, kahit papaano medyo nababawasan naman ang sakit ng kanyang loob dahil sa mga magulang niyang nakaantabay sa kanyang paglaki. Paulit-ulit nitong inilalahad sa kanya, huwag niyang sisihin ang Panginoon sa kanyang tadhana, gawa ng lahat ng bagay merong rason kung bakit yon nagaganap. Ayon sa kanyang ama, na kung hindi man siya isa sa mga mapalad na magkaroon ng magandang buhay sa mundo, pag-igihan na lamang niyang maging isang mabuting tao na tapat at merong takot sa Panginoon. Sa pamamagitan ng gawaing yon, may posibilidad pa siyang tamasin ang biyaya ng Diyos sa ikalawang buhay. Dagdag pa ng kanyang ama, hindi basihan ang kayamanan sa mundong ito sapagkat pananampalataya ang magliligtas sa bawat kaluluwa. Isang araw, habang nagkakape si Jaron, inabisuhan siya ng kanyang ama na tumungo sa bundok. Pagkarinig niya sa sinabi nito, labis naman ang kanyang pagtataka, gawa ng kung hindi siya nagkakamali, ang araw na yon ay araw ng pahinga niya. Pagbigay niya ng rason sa kanilang padre de pamilya, nasipat niya ang mga mata nitong nanlilisik na nakatitig sa kanya habang sumasagot ng, "Bukas ka na magpahinga. Naubusan kasi ako ng ratan ngayon. Pasensya ka na anak, pero pwede bang kuhanan mo ako? Kahit karampot lang. Kung kaya ko lang kasing tumungo roon eh, ako na ang gagawa. Nga pala, ang kunin mong ratan, yung nasa malapit sa bangin ng bundok, huwag kang kukuha ng nasa kakahuyan dahil masyado silang marupok." Matapos nitong makapagsalita,
agad naman siya nitong nilapitan habang nananatiling walang imik. Sa paghawak ng kanyang ama sa bumbunan niya, narinig naman yung bumulong at umihip sa kamay nito at mabilisan yung inihawak sa kanyang ulo. Hindi naman ito gaanong pinansin ni Jaron, gawa nang wala naman siyang ideya sa pangyayaring yon. Bago sumapit ang alas 8 ng umaga, kasalukuyan na siyang naglalakad patungong bundok. Hindi pa man siya nakakarating sa paan ng bahagi nito, napakarami ng pumapasok na katanungan sa kanyang isipan. May mga pagkakataon ding nagdadalawang isip siyang tumuloy, subalit paulit-ulit namang pumapasok sa kanyang isip ang pakiusap ng kanyang ama. Makalipas lamang ang ilang minuto, narating na nga ni Jeron ang paanan ng bundok kung saan nababalutan yon ng napakakapal na hamog. Dahil sa unang beses niyang makasilay ng ganoong kaganapan, hindi niya maiwasang mapaisip kung ano ang nangyayari sa paligid. Inakala naman niyang ordinaryo lang ang pangyayaring yon, lalo pat hindi pa gaanong tumitirik ang sikat ng araw. Sa pagpasok niya sa makahoy na bahagi ng bundok, unti-unti na niyang nararamdaman ang mga bulong sa paligid. May mga nagtatawanan, humahalakhak, at nag-uusap gamit-gamit ang dialektong hindi niya maunawaan. Maya-maya pa, nang medyo makaakit na sa bundok itong si Jeron, doon pa lamang nanumbalik ang katahimikan sa paligid. Pagdating niya sa banging tinutukoy ng kanyang ama, laking gulat na lamang niya nang wala siyang masipat na baging ng ratan. Medyo napaisip na talaga siya dahil alam niyang maraming baging ng ratan ang tumutubo sa lugar na yon. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagmamasid sa paligid, minabuti na muna niyang magpahinga dahil hindi rin biro ang layo ng nilakad niya. Kampante naman siyang manatili ng ilang minuto sa lugar na yon kahit papaano, lalo pat gamay na niya ang paligid nito. Alam ni Jeron na malayo siya sa lugar na may mga nakatirang ahas na siya namang hindi na niya binalak pang puntahan. Makalipas lamang ang ilang minutong pamamahinga, dahan-dahan naman siyang tumayo sa kinaroroonan niya. Sa muling pagsilay niya sa bangin, tila bang nararamdaman niyang medyo umiikot ang kanyang paningin. Inakala niyang baka dahil lang yun sa gutom pero maya-maya pa, unti-unti na niyang nararamdaman ang pagdilim ng buong paligid. Upang hindi malagay sa alanganin ang kanyang buhay sa lugar, minabuti niyang mahiga roon para makapagpahinga. Sa pagpikit ng kanyang mga mata, nakakaramdam na siya ng kakaiba sa katawan niya. Hindi naglaon, tuluyang nakatulog na nga itong si Jeron. Pagmulat ng kanyang mga mata, nadatna niya ang kanyang sariling nakahiga malapit sa bangin. Sa pagsilay niya sa kalangitan, laking gulat na lamang niya nang mapagtanto niyang gabi na pala. Dahil sa pangyayari, nagmadali naman siyang tumayo para umuwi. Subalit sa paghawi niya ng kanyang kamay para tumayo, doon niya nasilayan sa kanyang katawan ang napakaraming baging ng ratan na unti-unting gumagapang. Sa sobrang pagkagulat noon ni Jeron, mabilisan naman siyang tumayo at halos muntik-muntika na siyang matalisod patungo sa pinakadulong parte ng bangin. Makalipas lamang ang ilang minuto, nang medyo kumalma na siya, doon niya nasilayan ang mga baging na dahan-dahang gumagapang patungo sa ilalim na parte ng bangin. Habang pinagmamasdan niya ito, meron siyang nasipat na isa sa mga baging na animoy nagkukulay ginto kapag nasisinaga ng buwan sa kalangitan. Sinubukan niya pa yung hawakan pero animoy dumulas lamang ang kanyang palad sa katawan nito. Dahil sa pangyayaring yon, nagpasya muna siyang bago umalis sa lugar, pagmasdan kung saan tutungo ang mga gumagapang na baging. Maya-maya pa, nang masipat niya itong dumapo sa ilalim ng bangin, doon niya nasilayan ang isang magandang dilag
na nakangiti habang nakatitig sa kinaroroonan niya. Imbis na kilabutan noon si Jerome, tila bang labis niya pang ikinatuwa ang pagsilay sa nilalang na yon. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, wala naman yung gagawing masama sa kanya. Maya-maya pa, nakarinig naman siya ng kakaibang tinig sa kanyang isip na nagsasabing lumapit. Sa hindi inaasahang pangyayari, naramdaman niya ang pagbalot ng baging ng ratan sa kanya at kasabay nito ang dahan-dahan itong pagbaba patungo sa kinaroroonan ng nilalang nakasabay niya. Pagharap niya sa dalagang pinalilibutan ng ratan sa katawan, kinuha nito ang palad niya at dahan-dahang nilagyan ng dahon. Matapos yung gawin ng nilalang, bigla naman yung naglaho sa kanyang harapan at merong bakas ng tuwa sa pagmumuka. Sa pagbalik ng dilim sa paligid, muli na naman siyang nakaramdam ng kaba sa kanyang dibdib. Hindi niya alam pero pakiramdam niya, magmula nang mawala ang nilalang na yun sa lugar, nagkaroon doon ng panganib. Makalipas pa ang ilang minuto, dahan-dahan na siyang naglakad patungo sa paana ng bundok kung saan merong daan pabalik sa kanilang tahanan. Ang nakuha niyang dahon ng rata na ibinigay sa kanya ng nilalang, minabuti niyang ipasok sa loob ng kanyang bulsa upang hindi ito mawala. Magmula nang nangyari ang insidenteng yon, palagi na silang nagkikita ng dalaga sa kanyang panaginip. Upang manatiling sikreto ang mga bagay na kanyang naranasan, minabuti niyang itago ito sa kanyang mga magulang. Ang ginawa niya noong makauwi siya, inilahad niya sa mga ito na ibang lugar ang napuntahan niya. Kahit galit na galit sa kanya ang kanyang ama, pinili nitong huminahon. Iniisip din kasi nito ang paghihirap at sakripisyo ni Jerome para sa kanilang pamilya. Sa paglipas pa ng mga araw, doon na niya tuluyang nalaman kung para saan ang dahon na ibinigay ng dalaga. Ayon sa tinig na kumakausap sa isipan niya, isa yung mutsa ng ratan na mabisa kontra anumang peligro. Malaki din ang tulong nito sa negosyo at suswertihin ang sinumang taong may hawak dito. Dagdag pa ng dalagang yon, lahat ng nilalang na merong nararamdaman na galit at puot sa kanya, kusa na siyang iilagan. Matapos naman yung mapag-alaman ni Jerome, abot-abot naman ang kanyang tuwa dahil sa biyayang dumating sa buhay niya. Oo, bata pa siya, pero malakas na ang kanyang paniniwala sa mga agimat at mutsa. Sa pagpapatuloy ng kanyang trabaho sa bukid, halos hindi na siya makapaniwala sa mga bagay na unti-unting nagbago sa katawan niya. Kung noon, isang bungkus lang ng baging ang nakakaya niyang pasanin, ngayon kahit tatlong bungkus pa, animoy kulang pa yun sa kanya. Dahil sa ipinamalas na lakas noon ni Jerome, takang-taka naman ang kanyang ama sa kanya. Isang araw, habang abala sila sa paggawa ng mga sisidlang gawa sa ratan, dumating ang ikatlo niyang kapatid kasakasama ang anak ng umampon dito. Pagpasok ng mga ito sa kanilang bahay, bigla namang napansin ni Jerome ang lalaking kasama nito. Bagaman matagal na niya yung kakilala, tila bang may nararamdaman siya doong kakaiba. Upang makumpirma ang kanyang hinala, sinubukan niya ang lalaking yon sa pamamagitan ng mga buhay na kataga. Ang una niyang inihip sa hangin, pantigal po para sa mga nilalang na merong dinadalang masamang kalooban. Matapos niya yung gawin, agad naman niyang napansin ang tila bang pagdistansya ng lalaki sa kinaroroonan nila. Panay na din ang paghawi nito sa kanyang katawan na animoy meron itong nararamdamang kakaiba. Dahil sa mga bagay na nasilayan ni Jerome, hindi na siya nag-alangan pang lumapit sa lalaki habang nagwiwika ng "Pumasok lang ho kayo!"
Huwag ho kayong mahiya sa aming mumunting tahanan. Kasabay ng pagwika ni Jaron ay ang pasimple naman niyang paghawak sa lalaki. Hindi niya alam kung ano ang mangyayari matapos niya yung gawin. Subalit mariin niya lamang sinunod ang tinig na nagsasabi na kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang isip. Maya-maya pa, nang maramdaman ng lalaki ang paghawak niya, agad naman yung nagpumiglas habang irritableng sumasagot sa kanya ng, "Di ko nagugustuhan ang inaasal mo, ah! Umalis ka dito!" Matapos yung mailahad ng lalaki, wala namang nagawa si Jaron kundi ang manahimik. Sa pag-alis ng dalawa, dali-dali naman niyang inilahad sa kanyang ama ang tungkol sa nararamdaman niyang kakaiba. Ngunit, imbis na panigan siya nito, maigi naman siya nitong pinagsabihan na huwag pagdudahan ng mga taong nagmamagandang loob sa kanilang pamilya. Lumipas pa ang isang linggo, bigla namang naging balang kanilang pamilya nang mabalitaan nila ang pagkamatay ng lalaking kasama ng anak nila noong bumisita yon sa kanilang pamamahay. Bagaman hindi nila alam ang ikinamatay nito, hindi pa rin nila maiwasang kabahan sa kadahilan ng isa sila sa nagawa nitong pasyalan bago yon mawala ng buhay. Sigurado naman ang ama ni Jaron na wala sila ditong ipinainom at ipinakain, kung kaya't kahit papaano, medyo napanatag naman ang kanilang kalooban. Sa pag-uumpisa ng lamay nito, syempre, bilang ampo ng pamilyang yon ang ikatlo niyang kapatid, obligado silang tumulong roon. Sa unang araw ng lamay ng lalaki, napakaraming bumisitang mga panauhing halos bagong-bago pa lamang sa kanilang mga paningin. Ang iilan sa mga panauhing nakikilamay dito, may nararamdaman siyang kakaiba na animoy isang uri ng presensya ng demonyo. Sa pagtagal nila sa lugar, mas lalo pang uminit sa katawan niya ang dahon ng ratan. Lumipas pa ang ika-apat na araw ng lamay, doon na nga nangyari ang kakaibang kaganapan na kinasangkutan ni Jaron at ng kanyang pamilya. Habang nagluluto kasi sila sa kusina ng bahay ng namatayan, may biglang pumasok na isang lalaking duguan ng pagmumuka at nanlilisik ang mga mata. Nanggaling yon sa likurang bahagi ng bahay, kung kaya't nasisiguro nilang hindi ito nakita ng mga taong naroon sa lamay. Pagsilay ni Jaron sa kamay nito, bigla namang nanindig ang kanyang balahibo nang makasipat siya ng isang kamay ng tao. Dahil sa pangyayaring yon, hindi naman siya nagdalawang isip na itulak papalayo ang kanyang mga magulang. Upang masigurong hindi nito masusundan ang kanyang ama't ina, sinigurado niyang nakasara ang pinto matapos makalabas ng dalawa. Nang silang dalawa na lamang nang nilalang ang naroon sa kusina, mahinahon naman niya yung kinausap kung saan yun pupunta. Naniniwala kasi itong si Jaron, unang beses niya pa lamang nasilayan ang nilalang na yun. Makalipas lamang ang ilang minuto, matapos marinig ng nilalang ang kanyang sinabi, nag-aangil naman yung sumagot sa kanya ng, "Wala kang pakialam kung sino ako. Sino ka ba? Bakit ang tapang-tapang mo?" "Ah, alam ko na. Siguro ikaw ang tinutukoy ng kapatid kong merong daladalang mutsa sa tahanan niya." Matapos nitong makapagsalita, agad naman siya nitong pinaikutan na parabang pinag-aaralan nito ang kanyang buong katawan. Si Jero naman noon, mahinahong nanatili sa kanyang kinaroroonan, naghihintay sa iuutos ng tinig sa kanyang isipan. Maya-maya pa, pagramdam niyang papasugod na sa kanya ang nilalang, dali-dali naman siyang tumakbo patungo sa may lababo at kasabay nito ang mabilisan niya doong pagkuha ng kutsilyo. Nagbuno sila ng nilalang sa loob ng kusina hanggang sa dumating ang puntong kinaladkad siya nito patungo sa labas ng bahay. Pagdating nila sa likod ng tahanang yon,
hindi pa rin siya tinantana ng nilalang kung kaya't nagpa siya siyang yon ay labanan. Bagaman marami ng pinsala sa katawan noon si Jaron, nagpumilit pa rin siyang patayin ang nilalang na yon sa pamamagitan ng hawak-hawak niyang kutsilyo. Sa paghawak ng nilalang sa kanyang paa, muli na naman siya nitong kinaladkad patungo sa talahiban. Habang nagpupumiglas noon si Jaron, paulit-ulit naman niyang binibigkas ang mga buhay na katagang ibinubulong sa kanya ng gabay ng mutya. Matapos niya yung gawin, sa isang iglap, bigla namang napabitawang nilalang na yon sa kanyang paa na parabang napaso ito. Dahil sa nangyari, dali-dali naman yung tinadyakan ni Jerome at mabilis ang inundaya ng saksak sa dibdib. Habang ginagawa niya ito, panay naman ang pagsigaw ng nilalang habang pilit siya nitong itinutulak papalayo. Maya-maya pa, pagtadyak sa kanyang tiyanang aswang, bigla naman siyang tumilapon sa talahiban, subalit hindi yun sapat upang mapigilan ang kanyang galit. Sa muli niyang pagtayo sa kanyang kinalagpakan, nagsisisigaw naman siyang sumugod sa nilalang habang mahigpit na hinahawakan ng tangan-tangan niyang kutsilyo. Sa paglapit niya sa kinaroroonan nito, itinarak niya ang hawak niyang kutsilyo sa binti ng nilalang at mabilisan niya yung sinipa sa talampakan na siyang naging sanhi upang mawalan yon ng balanse. Kahit anong lakas na ipinapamalas ng nilalang na yon sa kanya, animo'y hindi yun sapat para magawa siya nitong patumbahin sa isang pag-atake lamang. Sa pagpapatuloy ng mga kaganapan, doon niya napag-alaman sa kanyang gabay na ang mutya ng ratan ay may kakayahang pahinain at ibalik sa normal nitong lakas ang mga nilalang na itinuturing nito bilang isang kalaban. Dahil sa abilidad na yon, kung kaya't kahit anong tangan pa ng kalaban niya, mawawalan lamang ito ng bisa. Hindi na mahalaga kung antingero o albularyo pa ang kaharap ni Jaron, basta sa puntong itinuring ito na kalaban ng mutya ng ratan, lahat ng tinatangan nito ay mawawala ng kakayahan. Kung meron man yung tangang mutya, papatayin niyo ng mutya ng ratan pansamantala upang masigurong siya lamang ang magkakaroon ng lamang sa laban ng kanyang kinasasangkutan. Makalipas lamang ang ilang minutong pagbubuno, tila bang sagad na ang lakas na ipinapamalas ng aswang. Kahit ilang minuto pa lamang ang lumipas, animo'y wala na yung kakayahang para lumaban na siya namang labis na naging palaisipan sa nilalang. Ilang ulit din itong tinangkang kunin ng kanyang mutya pero bigo yung maisa katuparan ng kanyang nais. Dahil sa paulit-ulit na kabiguan ng aswang, kung kaya't hindi naglaon nagawa na nga yung magapi ni Jaron sa pisikal na kumbate. Medyo nahihirapan na din itong tumayo dahil sa lalim ng kanyang sugat na tinamo na nasa kanyang binti. Maya-maya pa, nang muling masipat ni Jaron ang pagsugod ng nilalang, hindi na siya nag-alangan pang magbigkas ng mga pantigalpo sa kanyang kamao na siya namang buong puwersa niyang isinapak sa pagmumuka nito. Sa pagbuwal ng nilalang na yon, mabilisan niyang kinuha ang kutsilyong nakabaon sa binti nito at walang habas niya itong iniunday sa dibdib at tiyanang nilalang. Habang patuloy yung ginagawa ni Jaron, panay naman ang kanyang pagsigaw dahil hindi niya matanggap na nagawa niyang mabahira ng karahasan ng kanyang inosenteng kamay. Sa pagkamatay ng aswang, nanginginig naman siyang tumayo sa kanyang kinaroroonan. Paglakad niya ng ilang metro sa kanilang pinaglabanan, mangiyak-ngiyak naman siyang tumakbo pabalik sa bahay ng pinaglalamayan. Hindi pa man siya nakakarating sa bahay nito, sinalubong na siya ng mga taong may daladalang mga sulo. Dahil sa gulo ng pag-iisip noon ni Jaron, nagdahilan na lamang siya dito na hinabol siya ng aso sa talahiban.
Upang hindi na magtaka ang mga taong naroon, sinabihan niya itong nagawa niyang matakasan ng asong kani-kanina lang. Hindi siya tinantanan. Sa pagbalik nila sa lamayan, agad naman siyang kinuhaan ng damit ng kanyang kapatid habang nananatiling walang imik. Bakas sa pagmumukha nito ang labis na panlulumo na parabang meron yung itinatagong sikreto sa kanilang pamilya. Hindi naman yun gaanong pinansin ni Jaron dahil ang buong akala niya nagdadalamhati lamang yon sa pagkamatay ng lalaking kaibigan nito. Matapos ang lamay, huli na nang nalaman nila na lumipat na pala sa ibang lugar ang pamilyang yon kasama ang kapatid niya. Upang mahanap nila ito, lahat ng paraang naisip niya, sinubukan na nila. Ngunit kahit ilang beses niya na yung ipinahanap sa kanyang mga kakilala, bigo pa rin siyang matagpuan ng kapatid niya. Pero alam niyo ba, na habang tumatanda at lumalalim ang tinatangang karunungan ni Jaron, patuloy pa rin siyang nagsasaliksik ng paraan upang maibalik ang kanyang kapatid na inampon ng mga aswang. Okay, opinion ko sa kwento. Para sa akin, napakalabo nang makuha ni Jaron yung kapatid niya. Unang-una, ilang taon, ilang buwan o ilang taon na ba yung kapatid niyang naninirahan sa pamilya na yun? Siyempre, matik na aswang na yun. Yayang gawin yun ng pamilya na yun. Kaya pala kinuha yung kapatid ni Jaron para siguro meron silang pagsalina ng lahi. Pero parang hindi rin eh. Kasi may mga anak yung aswang na yun eh. Iba yung pamilya na yun, isang pamilya nga sila eh. Bakit kaya? Tapos nung lumipat na, isinama rin yung kapatid niya. Malamang sa malamang, nahawaan na yun ang pagiging aswang. Pwedeng may ipinasa nga sa kanya na hindi pwedeng ipasa sa mga anak ng aswang. O meron pang ibang dahilan. Pero doon tayo sa mutsa ni Jaron. Sobrang angas nun yung mutsa ng ratan. Isipin nyo, kayang kansilahin yung gamit ng mutsa ninyo pansamantala. Tapos, yayariin kayo kasi ang dami rin tinatangan na itong mutsa na to eh. Pwedeng lakas, bilis, tapos swerte pa sa buhay. Sayang lang, no? Nung nakuha sana ni Jaron yung mutsa na yun, nung dere-derecho o sunod-sunod yung swerte ng buhay nila, kinuha niya pabalik yung kapatid niya. Kaso, huli na yung lahat eh. Nauna niyang na-discover na aswang yung pamilya na pinagtutuluyan ng kapatid niya. Kaya siguro nung gusto niya nang kunin, wala na, lumipat na nga ng lugar, diba? Pero kayo, kung may opinyon kayo sa kwentong ito, comment niyo lang sa baba. Yun lang, hanggang sa susunod na kwento. Salamat.